Hi guys, good evening. Welcome to my channel. Welcome to my vlog. And guys, for today's video guys, magluluto tayo ng pakbit. So, ito yung pangsawag natin guys, yung kinuha kong buto-buto sa sa pork chop na may konting may mga laman pa rin. May laman din yan guys. So ayan, inaano natin, dina-fry natin sa para maganda yung oil niya. Lumabas yung oil. And then, meron po tayong trinified na okra and kalabasa. And then, meron po tayong pampalaya. And so, i-fry muna natin ito guys, nasa hudya. Ayan. Maraming salamat nga pala sa inyong suporta guys, sa ating channel guys. Especially Team Happy, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa pag-support sa aking mga videos at live premieres. Ayan, maraming salamat sa almost 6,000 subscriber ko dyan. Thank you so much po. Super chatter, super speaker, and member. Maraming salamat po guys. At sa aking mga sponsor po, maraming salamat din po guys. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin guys ha. Ayan, pasensya na kayo guys. Meron tumatahol na aso dito sa kapitbahay namin. So ayan, hindi talaga maiwasan guys yung kapitbahay, may aso. So kung mapapansin nyo guys, yung mga vlog ko laging may tahol ng aso. Kahit saan akong mag-vlog, may aso. So ayan guys, so after natin itong i-fry natin guys, i-next po natin yung kamatis, bawang, sibuyas. Meron din tayong siling na siling malaki. And then, meron tayong pangpasarap. Ayan guys. Ito po yung ulam namin ngayon guys. And then, nagpabili ako sa kapatid ko ng isang buong chicken na yung chicken na garlic chicken. Kasi nandito kasi yung isa kong sister. Baka dito sila kakain po. Na sister Rowena. Saka sila bayaw sa kanyang dalawang niyang anak. At yung isang yaya kasama niya. So lagyan ko ng konting oil guys para masarap yung paggisa. Konti lang. So ayan guys. Unahin natin guys yung tomato. Unahin natin yung tomato. Yung technique ko guys para hindi mapait yung yung ampalaya, dinabad ko sa water na may salt or asin para hindi po siya mapait. Gusto ko kasi guys yung durog na durog talaga yung kamatis, yung isang gisa. So sinet aside muna natin guys yung yung karne. Durog na durog po. Masarap kasi pag durog na durog yung kamatis guys. So, next na natin yung onion. Natin yung garlic. So tingnan nyo lang guys, sundan nyo lang po guys sa mga gustong sundan yung aking niluluto guys. Pakbit na gulay ito guys, tatlong klaseng gulay guys. Ganito po kami mga Bicolano magluto kung paano gawin yung pakbit guys. Yung iba kasi guys nilalagay ng bagoong. And since bawal po sa akin yung bagoong guys kasi may allergy po kasi ako. So ayan. Actually, hindi naman po ako yung kumakain na karne guys. Gulay lang po sa akin. So ngayon, yung sinet-aside natin na pangsahog, paghalo-haloin na po natin. Ayan po. I-fried pa natin ng konti. Yung mag-brown talaga siya guys. Para masarap.
kuraw-kurawin sa Bisaya, yung halo-haloin, kuraw-kurawin. Ayan, sino nakaka-relate dyan sa kuraw-kurawin? So, ayan po guys. So after that guys, so ngayon ang in-next po natin ay yung kalabasa. So guys, nagugas pa ako ng kamay guys, ha? Malinis na po yung kamay ko. So, in-next na po natin yung kalabasa. Kalabasa muna po ang ilalagay natin guys, kasi medyo matagal po siyang mag lumambot ba. Wait lang ha. Guys, nagugas ako guys ng kamay ko, ha? Malinis na po yung kamay ko. Ayan. So ayan na po, haluin natin. Bango. Actually masarap sana nito guys yung may bagoong or alamang. Kaso po hindi po kasi talaga ako pwede ng alamang or bagoong, at bawal po sa atin. So tapos po yan guys, next na po natin yung okra. Lagyan po ng konti pang mantika guys, para ano, kasi parang natutunog, para hindi matunog guys. Ayan. Tapos po yan guys, next na po natin yung ampalaya. Ganyan po kami magano dito guys, magluto ng pakbit. Ayan, pagluto ng pagkalagay ng pak, ano guys, yung mga sarisaring gulay. So meron po akong nilalagay dyan. Ito, lagyan na po natin ng pampalasa. Pampalasa. And then, saka natin sa lalagyan guys ng diba ang sarap. Lalagyan po natin siya guys ng sabaw. Konting sabaw lang guys. Diba? Natin kuraw-kurawin. Ano po yan? Lagyan pa natin ng konting sabaw. Ayan. And then, pakpan po muna natin for a while. Ayan. Takpan muna natin para kumulo guys at lumabot na yung ating gulay. So, standby muna kayo dyan mga kasutsot. So, ayun guys. Welcome back to my channel guys. So, eto na yung ating gulay guys. So, inantay lang natin kumulo guys. At lumambot yung gulay guys. Ayan. And then, pag lumambot na pa yung gulay. And then, natimpla na po natin guys. Ayan, tinikpan ko na po yung sabaw. Okay na po yung ano, saktong-sakto lang po yung alat niya, guys. Stand by! Then, mamaya, pag malapit na siya maluto, guys, susunod na natin tong malaking sili, guys. Sarap. Ayan, kumukulo na siya, oh. So, takpan muna natin ulit, guys, para lumambot na lang tuloy-tuloy yung ano. Standby! So, ayan, guys. Welcome back again. So, ito na, guys. Kumukulo na po siya. Malapit na pong maluto yung gulay natin, guys. Konting ano na lang.
mga siguro kung mga 2 to 3 minutes na lang guys, luto na pa siya. And then pwede na po natin guys ilagay yung sili. Ayan. Yan, ganyan lang po mga kapatid, mga kasot-sot. Ganyan lang po siya kung paano lutuin yung pakbit dito sa aming mga Bicol, sa aming mga Bicolano guys. So ayan, napakasimple lang po at napakasarap at very affordable po yung mga ingredients niya guys. Tatlong klase lang po yan guys na gulay. Ang palaya, kalabasa at okra. Pwede na kayong maglagay ng talong. Kaso talong, hindi po kami kumakain ng talong kasi bawal po din sa akin. Ang daming bawal sa akin no guys. Bawal sa akin yung talong, bawal sa akin yung gulay na gabi. Ayan. At bawal din po sa akin yung karne kasi ano po yan, matataba. So bawal din ang alamang kasi allergy. Ang daming bawal no guys. So ayan guys. So ito lang yun, napakasimple. Pwede rin nga kahit walang sahog guys, pwede kayo magluto ng pakbit. Kahit magic sarap lang ang isahog nyo guys. Solve na yun. Pak na yun guys. So, diba ang sarap ng gulay guys oh. Malapit na po maluto yung ano yung gulay natin guys. Yan po yung mga karaniwang na hinahalo sa pakbit guys na gulay. Kalabasa, ampalaya, okra, talong. Ayan, yan yung tatlo na lang, tatlong yan. Dati guys, nung bata ako, ayaw na ayaw ko yung pakbit. Hindi ko paborito yung pakbit. Pero ngayon guys, malaki na ako. Ayan, paborito ko yung pakbit guys. Lalo na kapag first na first try yung mga gulay. Diba, luto na siya guys. Ganyan lang po kasimple. Tapos may sili pa guys. So, ang sarap po. So, ayun na nga guys. Maraming salamat sa panonood sa aking video guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video guys, please always hit the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga videos, sa aking mga vlog. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. See you on my next vlog guys. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Subscribe na po kayo, like and share, and hit the notification bell. Bicolano TV Vlogs. Maraming salamat guys. See you on my next vlog. Bye guys.